Biwanggang Adventure and Mystery Series, Case File Number 4, Hiwaga ng Nawawalang Agila. Kabanata Siyam, ang nawawalang kamera. Daddy, tawag ni Joe. Mag-isang naglalakad ang ama galing sa arrival area ng paliparan. Ito ang unang lumabas sa mga pasahero na bagong dating na eroplano. Nakangiting lumapit si Mang Mike ng matanawa ang mga sundo. Magkasunod na humalik sina Joe at Rafa sa bagong dating. Kinuha agad ni Joe ang overnight bag ng ama. Mainit na nagkamayan at nagbatian ang magkumpare. Paring Mike, kamusta ang flight mo? Bati ng tatay ni Rafa. Very smooth, paring Roy. Si Maring Imelda, kamusta na? Maayos naman. Kaya lang, hindi na muna namin ipinaalam ni Rafa na narito ka. Paliwanag nito. Kilala mo naman ang kumare mo. Masyadong maalalahanin. Sabi pa nito na nakangiti. Hindi bali pare, babawi tayo pag naayos na ang gusot na to. Sana nga, seryosong sagot nito. Bilin nga pala ni Jim ay ihatid ka agad sa kampo. May sasakyan silang naghihintay sa downtown. Doon kita dadalhin at sila na ang maghahatid sa'yo para walang maghinala. Daddy, singit ni Joe. Ito lang bandala mo? Isang bag lang? Hoy, hindi! Narinig nilang sabi ng boses ng lalaki mula sa dakong likuran ng ama. Kaya tulungan mo kami rito, sabi pa ng isang tinig. Bukod sa backpack na tig-isang dala ng dalawang binatilyo, ay may pinagtutulungang maleta pa ang mga ito. Kuya Gino, boging! Nagulat pero masayang bati ni Joe sa mga papalapit. Nauna akong lumabas para makita agad kayo. Sila ang naghintay sa bagahe namin, paliwanag ni Mang Mike. Ipinakilala ni Mang Mike ang mga kasama. Tapos ay marahang hinila sa isang tabi ang kumpare. Pare, bulong ni Mang Mike, pwede bang sa inyo muna tumuloy ang mga bata? Kailangan ko kasi ng contact sa labas ng camp. Hindi ko naman maisama ang dati kong katuwang dahil pulis na pulis ang itsura nun. Siguradong mabubuko tayo. Walang problema pare, mabilis sa sagot nito. Talaga palang nakakatulong na sa iyo ang mga bata. Akala ko eh, nagyayabang lang si Joe sa mga ikinakwento niya sa amin. Totoo yun pare, nagmamalaking sagot ni Mang Mike. Kahit nga ako'y nagugulat sa resourcefulness at determinasyon ng mga batang yan. Ang kailangan lang yata talaga ng mga kabataan ay makitang nagtitiwala tayo sa kakayahan nila. Yan pala ang sikreto mo, sagot nito nang wala sa loob na mapatingin sa relo. Pare, naghihintay na sila Jim. Rafa, ikaw na muna ang bahala sa kanila. Iahatid ko na muna ang ninong mo. Bili nito sa anak. Pero ako na ang tatawag sa mami mo para makapaghanda siya. Habol nito nang muling makita ang matabang si Boging. Naisip nitong mag-grocery muna dahil mukhang kakapusin ang laman ng refrigerator nila. Mabilis na isinakay ni Gino at Boging sa likod ng kotse ang maleta ni Mang Mike. Matapos ang maikling pagpapaalam ay umalis na ang sasakyan na lulan sina Mang Mike. Tinulungan ni Joe ang kapatid sa dala nitong backpack. Napangiwi ang mukha niyon sa bigat ng bag na dala ng kuya niya. Ang bigat naman nito kuya, ano bang laman nito, hollow blocks? Natawa pa si Gino bago sumagot. Mga baong dilata ni Boging ang nagpabigat dyan. Sa dami ng dala ni Bogs, sobra siya sa baggage limit niya, kaya inilipat namin sa iba. Baka kasi wala pa rito sa Davao ang mga paborito kong pagkain, oh. Palusot ni Taba. Teka Joe, nasan si Kiko? Takang tanong ni Gino nang mapansing wala ang barkada. Ay nako kuya, sagot ng dalagita. Maghanap muna tayo ng mauupuan dahil mahabang istorya ang ikukwento namin ni Rafa sa inyo. Mabuti pa nga,
Sambot ni Boging na hinihimas ng tiyan. May Jollibee ba rito? Doon tayo maupo ah. Lihim na siniko agad ni Joe si Rafa at bumulong. O ano, naniniwala ka na no? Doble talo. Iyan ang pakiramdam ni Kiko. Hindi pa nga sila nakakabawi sa pagkawala ng mga Agila. Eto pa, ang kamera ng tatay niya ay ninakaw din. At ang hinala nila ni Joe ay ang kidnapper din ang kumuha niyon. Wala namang ibang taong makakapasok sa opisina ni Uncle Jim. Mabigat na mabigat ang kalooban ng Binatilio habang naglalakad papunta sa Photoshop. Naisip niyang huwag nang sumundo kay Mang Mike upang maipa-develop agad ang mga kuha niya sa Eagle Camp. Ayaw man niyang isipin pero baka ang mga rolyo ng film na hawak niya ngayon ang huling larawan ni Napag-asa. Nabanggit pa nga sa pulong sa camp na hindi dapat tumagal ang mga agila sa mga kidnapper. Walang kaalaman sa pag-aalaga ang mga iyon at malamang na magkasakit ang mga agila kung hindi agad mababawi ang mga ito. At kung sakaling ang may masamang mangyari sa mga agila ay tiyak na ipasasara ang Eagle Camp. Aanhin pa ang damo kung patay ng kabayo. Singit bigla ng salawi kain sa isip niya. Ngunit ang pinakakawawa sa pangyayaring ito ay ang mga Philippine Eagles. Baka tuluyan ng maging extinct ang mga ito kapag nawala ang Eagle Camp. Napailing si Kiko sa mga maaring mangyari. Talagang mabigat ang kalaban nila. Naisip niya, ito na ang bangka. Nasa mga ito pa ang lahat ng alas. Si Kiko lamang ang customer sa Photoshop. Kaya mabilis siyang naasikaso ng sales lady. Nang ibulsa ni Kiko ang sukli niya, ay tumuloy-tuloy iyon at nagkalansingan sa sahig. Butas ang bulsa ng pantalon niya. Pag minamalas nga naman oh. Naiinis na sabi ni Kiko sa sarili habang pinupulot ang mga nahulog na barya. Naka-squat siya sa sahig nang may pumasok na lalaki. Dumiretso ito sa counter at hindi sinasadyang natakpan ang ilang barya niya. Si Deo nandyan ba? Si Ipe Kamo. Narinig ni Kikong sabi ng lalaki na nakaitim na maong at itim ding high-cut canvas rubber shoes. Excuse me ho mama, kalabit ni Kiko sa hita ng lalaki. Natapakan po ninyo ang pera ko. Nang tingilain ni Kiko ang lalaki ay nakita niyang maitim din pala ito. Terno sa sapatos at pantalon ng kutis nito ah. Naisip ni Kiko. Nagpunta agad si Kiko sa banyo ng Photoshop upang gawa ng paraan ang butas na bulsa. Pumasok ang Binatilio sa cubicle upang alisin ang pantalon. At para huwag sumayan sa sahig ang laylayan ng pantalon ay tumungtong siya sa inodoro bago nagubad. Ang plano ni Kiko ay ibuhol ang dulo ng bulsa niya bilang pansamantalang remedyo. Nang marinig niyang pumukas ang pinto ng banyo at may pumasok. Tamang-tama, walang tao, Deo. Sabi ng lalaking na busesa ni Kiko na siyang nakatapak sa barya niya kanina. May isip ba nga naman ang mga ito na may nakantong-tong sa inodoro? Ano ba yung binibenta mo? Tanong ng kasama nito. Nagtaka si Kiko sa narinig. Bakit sa CR nagbebentahan ang mga ito? Biglang kinabahan si Kiko. Baka po siya ang lalaking maitim. At baka isalvage ako pag nalaman na witness ako sa transaksyon nila. Pigilang hininga at hindi tuminag si Kiko sa ibabaw ng inodoro. Baka matunugan siya. Pag pinamalas ka nga namang talagaw, ulit ni Kiko sa sarili, mapapatay pa yata ako nang walang suot na salawal. Nakakahiya. Muling nabaling ang atensyon ni Kiko sa dalawa nang marinig niya ang kaluskos ng binubuksang plastic bag. Ngunit kahit gustong gusto ay hindi sumilip si Kiko. Sa magkakamag-anak na malas ang inaabot niya ay naisip ni Kiko na huwag nang tuksihin si Lady Luck. Quality ang kamerang ito, made in Germany, sagot ng lalaki nagbebenta. Aba, bago pa to ipe ah, gulat na sabi ng Deo. Noon lang nakahinga si Kiko. Natawa sa sarili. Hindi naman pala drug deal ang nangyayari.
Tinakot niya ang sariling imahinasyon. Laika pa, mamahaling kamera to ah. San mo nadali ipe? Laika, iyon ang brand ng nawawalang kamera ko ah. Sigaw ni Kiko sa sarili. Kinabahan na naman si Kiko. Napahigpit ang hawak niya sa pantalong hinubad. Baka nagkataon lang na pareho kami ng brand. Pero hindi pangkaraniwang kamera ang Laika eh. Nagtatalo ang isip ni Kiko. At kung iyon ang kamera ko, paano napunta sa lalaking Ipe ang pangalan? Kilala kaya ito ng mga kidnapper? O baka kasabot ito? Napamulagad si Kiko sa huling naisip. Bukod sa nawawalang gwadyang si Kiko, ang kamera lamang niya ang lead nila sa mga kidnapper. Kailangang matiyak niya kung iyon nga ang kamera niya o hindi. Pero paano? The episode you just heard is brought to you by Stories Philippines Podcast Network. Produced by Paul Zabala and hosted by Rafael Corpus and Edzel Olayer. For advertisement, please contact us via our Facebook or Twitter account. Thank you so much. We'll be right back.